Pagpatuloy po natin ang ating pag-aaral sa ating Confession of Faith. And we are now in chapter 14, paragraph number 2. And this is all about the believer's confidence in the revelation of God's Word. So what's the foundation of our faith? What's the basis of our faith? And the answer is, the basis of our faith is not superstition. The basis of our faith is the revelation of God's Word. The basis of our faith is not logic also, because there are things that couldn't be explained by mere logic. The basis of our faith is the revelation of the Word of God. So, we do not promote logic so much. Of course, as much as possible, we use our brain, we exercise our mind. But there are things in the Word of God we have to admit that couldn't be explained by logic. And one of the examples are the miracles performed by the Lord Jesus Christ. Now, there are liberal scholars who want to do away with miracles, and so they try to explain the miracles of Jesus by means of scientific explanation, bizarre and absurd scientific explanations, quote-unquote, just to deny the miracles of the Lord Jesus Christ, just like what Harry Emerson Fosdick has done in trying to discredit the feeding of the 5,000 men. When the boy took his baon, nung pinalabas na ng boy yung kanyang baon, nakita din ng mga tao na nilabas na ng boy ang kanyang baon, kaya nilabas na rin nila ang kanilang baon. Yun ang kanilang explanation. And it's so shocking that many people are quick and they are ready to buy that liberal explanation. Kasi marami ding mga tao na nagnanais na i-discredit ang miracle ng ating Panginoong Hesukristo. So nung nakita daw nila na ang bata ay naglabas ng kanyang baon, nilabas na lang din nila ang kanilang baon. Kaya dumami. Oo, no miracle took place. Kaya dumami. Pero ang ibig sabihin, ang mga matatanda ay sumunod sa bata. Yun ba ang ibig sabihin noon? Ang bata ang kanilang role model? I mean, that's very absurd. The narrative of the gospel is plain and simple. Jesus Christ prayed, and by means of his miraculous power, the 5 loaves of bread and the 2 fishes multiplied by means of miraculous power. But the believer in the Lord Jesus Christ rests his confidence in the revealed word. No more, no less. Kaya basahin po natin ang paragraph number 2. Ano ang sinasabi dito patungkol sa salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pananampalatayang ito, pinaniniwalaan ng isang Kristiyano na totoo ang anumang inihayag sa salita ng Diyos, sapagkat ito ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Diyos mismo. We shouldn't equate the Bible to any other existing books, because the Bible is God's Word, and we know for a fact that it is powerful. Nabasa na po natin ang deuterocanonical texts. Nabasa na nga natin ang Quran. Nabasa na rin natin ang mga teachings ni Buddha, kasi tinuturo natin ito sa literature. Pero, what effect sa ating kaluluwa? It only gives us information. They only give us information sa ating utak. But as far as nourishment is concerned, spiritual feeding is concerned, wala iba. Iba ang pangungusap ng ordinary piece of literature sa pangungusap ng salita ng Panginoon sa atin. Now, quite admittedly, may mga instances na magbasa tayo ng mga nationalistic songs or nationalistic poems
na medyo naaantig tayo. Pero hanggang doon lang, hanggang emotion lang. Paglipas noon, wala na. But the Word of God sustains us in tough times, in difficult times, and even in light moments. Ang salita ng Panginoon din ang nagre-regulate po sa atin. Nung isang araw, kinanta namin ni Sister Joy yung lipad ng pangarap ni Desa. And then, hinanap namin yung nationalistic song, Lipad ng Pangarap by Desa. Tapos, hinanap namin yung karaoke. Medyo hindi ako makapagtuloy-tuloy sa pagkanta kasi nationalistic eh. So, medyo affected tayo. May pagkaganon tayo eh. May pagka-nationalistic. Pero hanggang doon lang. Hanggang doon lang. Hindi talaga yung iba yung pangungusap ng salita ng Panginoon sa atin. Kaya nakikita rin ng isang mananampalataya sa salita ang higit na kahusayan nito kaysa sa lahat ng ibang kasulatan at sa anumang mga bagay na nasa sanlibutan. Ipinakikita ng salita ang kaluwalhatian ng Diyos sa kaniyang mga katangian, ang kagalingan ni Kristo sa kaniyang kalikasan at katungkulan, at ang kapangyarihan at kapuspusan ng banal na Espiritu sa kaniyang mga gawain. Sa ganitong paraan, na ipagkakatiwala ng Kristiyano ang kaniyang sarili sa katotohanan ng kaniyang pinaniniwalaan. So a true Christian does not even for a single moment doubt the authority of God's Word. He doesn't doubt the authority of God's Word. He doesn't doubt the truthfulness of God's Word. Now, kung ang isang tao ay nag-claim na Christian, pero may mga portions ng kasulatan na hindi niya tinatanggap at meron siyang pagdududa, that person is not a Christian. Kasi ang tunay na Christian ay settled na yan sa kanyang isipan, sa kanyang puso at damdamin, that the Bible is the Word of God. And it is free from error. It is the authoritative Word of God, and I have confidence in the Word of God. Na meron po akong kausap nung isang araw, nagsasabi, if you are trying to follow the Bible on your own, if your group tries to follow the Bible on your own, that is a cult. You don't have any authority or permission to interpret the scriptures on your own. You have to abide by the church, quote unquote. Because it is the church that decides what the Word of God means and what the Word of God doesn't mean. Baliktad nga. So it's a cultic mentality, no? Baliktad. Hindi po ang church ang nagde-decide kung ano ang interpretation ng salita ng Panginoon. Ang church ang nagpapasakop kung ano ang sinasabi ng Biblia. Nagpapasakop ang church sa authority ng Biblia. Hindi po ang church ang nagde-decide. Hindi ang church ang nagdidikta kung ano ang paniniwalaan natin sa Biblia, kung paano natin ito unawain. No. It is the Bible that speaks for itself. Kaya, ganun ang Christian. It is already settled in his heart and in his mind that the Bible is authoritative. It is the Word of God, sharper than the two-edged sword. Now, let's open up some passages of the scriptures concerning this. Psalm chapter 19, verses 7 to 10. Psalm chapter 19, verses 7 hanggang sa 10. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal. Pag sinabing kautusan, tumutukoy yan sa buong Biblia. Ang kautusan ng Panginoon ay sakdal na nagpapanauli ng kaluluwa. Ang patutuo ng Panginoon ay tiyak na nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. Verse 8, ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid
na nagpapagalak sa puso. Ang utos ng Panginoon ay dalisay na nagpapaliwanag ng mga mata. Ang pagkatakot sa Panginoon ay malinis na nananatili magpakailanman, at ang kahatulan ng Panginoon ay totoo at lubos na makatwiran. Higit na dapat silang naisin kaysa ginto, lalong higit kaysa maraming dalisay na ginto, higit ding matamis kaysa pulot at sa pulot pukyutang tumutulo. So, that's the Christian's confidence in the Word of God. That the Word of God is perfect. That the Word of God restores the soul. How many times have we fallen? How many times have we been discouraged? How many times have we been depressed? And what healed us? Ano ba ang nagre-restore ng ating kaluluwa? Ano ba ang nagpapanaguli sa atin? Di ba ang salita ng Diyos? Hindi po tayo na-restore sa pamamagitan ng motivational speech ni Og Mandino. Hindi po tayo na-restore sa pamamagitan ng kung ano-ano mang inspirational speech ng sino man. But it is the Word of God that really pierces our souls. It is the Word of God that serves as the healing balm unto our weary souls. Nagpapatalino sa kulang sa kaalaman. It's the Word of God. Ang mga tuntunin ng Panginoon ay matuwid na nagpapagalak sa puso. It gives us real delight, real joy. Hindi yung sentimental, emotional, gushy feeling. Diba? Emotional, sentimental, gushy feeling. No. The Word of God gives us real joy, real delight. Something that nobody else in the world cannot give. Another passage of the Scriptures, Psalm chapter 119, verse 72. Mga awit 119, verse 72. Ang salita ng Panginoon ay malinaw na nagsasabi sa atin. Verse 72. Ang kautusan ng iyong bibig ay higit na mabuti sa akin kaysa libo-libong pirasong ginto at pilak. Now, elsewhere in the book of Ezekiel, mas matindi ang gutom ng salita ng Panginoon kaysa sa gutom ng literal na pagkain. Yan ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Starvation. It's okay to be starved physically than to be starved spiritually. Now, starved, kailan po nangyayari itong sinasabi nating we are starved physically? At the moment of our death, at our dying moments, marami sa kanila ang walang ganang kumain. Meron bang mamamatay na ganadong kumain? Wala pa akong nalalaman na may mamamatay na at ganadong kumain. Ang mga mamamatay na ay talagang wala nang ganang kumain yan. Pinipilit niyang kumain kasi gusto pa niyang mabuhay, pero talagang isusuka niya ang kanyang kinakain. So, starved physically. Pero kung siya ay mananampalataya sa Panginoon, ang dami na po nating mga patutuo na nababasa na sa oras ng kamatayan, iba ang kamatayan ng mga mananampalataya sa kamatayan ng mga hindi mananampalataya. Sino ba yung Russian na communist leader? Was it Lenin or Mussolini? Stalin. Okay, Stalin. Literally, bago siya namatay, ang kanyang kamay ay talagang ginano niya sa Panginoon kasi atheist siya eh. Ginano niya. So, pagka gano niya sa Panginoon, ibig sabihin, kinikilala niya na may Diyos. Ayaw lang niyang magpasakop. Literally, he raised his fist against heaven and Stalin killed millions of people. So he raised his fist against heaven and then he died.
Ang nagsabi niyan ay ang anak mismo ni Stalin. Kinuwento ng anak mismo ni Stalin kay Ravi Zacharia. Kay Ravi Zacharia ko narinig yan. Na talagang literally, ginano ni Stalin yung kaniyang fist against heaven. Ang dami pang mga nangamatay na hindi nakakakilala sa Panginoon, na miserable, miserable. Si Eartha Kitt na yung kumakanta ng waray-waray na in perfect Tagalog accent, Earth. Tapos dagdagan lang ng A, so Eartha. And then K-I-T-T, Eartha Kitt. Kumakanta ng waray-waray na perfect Tagalog accent. The first Catwoman in the Batman series. She practiced voodoo. Alam niyo yung voodoo? That's literally worshiping the devil. Very terrible yung kanyang kamatayan. So, misigaw. Hindi katulad sa mga Christians na in pain. Yes, in pain. May karamdaman, pero mayroong kapayapaan. Mayroong kapayapaan. So, even in the starvation of our physical bodies, but we can face death triumphantly. Oh, death, where is your sting? Yan ang sinasabi na wala nang kamandag ang kamatayan sa mga mananampalataya. Acts chapter 24, verse 14. Acts chapter 24, verse 14. Ito ang patotoo ni Pablo. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo na ayon sa daan, capital letter D, daan, na kanilang tinatawag na sekta. Hindi po tayo magtataka ha, na tayo na nagpipreach that Jesus is the only Lord and Savior of sinners. Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi na tayo magtataka kung ang tawag nila sa atin, sekta. Kasi, sekta nga ang tawag ng mga Hudyo. Kasi Hudyo yung mainline religion at that time eh. Sekta ang tawag. E ngayon, sekta din ang bansag nila sa atin. Sulpot na sekta. Sekta. Hindi na. Christianity was once a sulpot, kung tutuusin. Dahil Judaism talaga yon. Ang katotohanan ay binabansagang sulpot na sekta. Hindi na tayo magtataka noon. Acts chapter 24, verse 14, ang sabi dito. Ngunit ito ang inaamin ko sa iyo na ayon sa daan na kanilang tinatawag na sekta ay sinasamba ko ang Diyos ng aming mga ninuno na pinaniniwalaan ang lahat ng bagay na alinsunod sa kautusan o nasusulat sa propeta. Alinsunod sa kautusan o nasusulat sa propeta. Sa mga propeta. Ang Christianity, as proclaimed by the Apostle Paul, tinatawag nilang sekta, sulpot na sekta, pero itong sekta na ito ay nakabatay sa tunay na Diyos na ayon sa nasusulat sa kautusan at sa mga nasusulat ng mga propeta. It doesn't have to be ancient chronologically in order to be judged as true and genuine. It just has to follow the quality of the scriptures. Sinasabi nilang, kailan lang kayo nag-umpisa? 1970s? Or ano lang kayo? Mas matanda pa sa inyo ang Ajinomoto? Mas matanda pa sa inyo ang ano? Ang Kachalis? 1939? Ah, totoo. May Kachalis tayong binili. Pero nakasulat doon sa pakete, oh, ang ingredient ng Kachalis noong 1939 at ang ingredient ng mga manufactured Kachalis ngayong 2019 ay pareho, wala talagang binago sa ingredient. Ah, kahit pala ang Kachalis na ngayon lang minanufacture ngayong taong ito, original pa rin. Kasi walang binago sa quality. Meron tayong mamahaling Rilo, for instance. Original. Pero manufactured 2 years ago, 2017. Pero ang brand ng Rilo na yon ay nag-exist mga 1920s pa daw.
Pero bakit tinatawag nating original ang manufactured lang noong 2017 sapagkat ang quality ay original, hindi nagbabago. So kahit tayo ay bagong organized na body of believers dito sa Salitran, kahit tayo ay bagong organized, but the quality of the gospel that we are proclaiming is the gospel of the Bible, the undiluted gospel. So we are original. Yun ang ating ano, yun ang ating contention. Eh samantalang yung ancient na mga grupo, pero tumalikod ng husto sa katotohanan. Tumalikod, at kung ihahambing mo ang kanilang turo sa turo ng Biblia ay malayong malayo, hindi na po yan original. That's an apostate church. Nagkakamali ba ang banal na espiritu sa kanyang pagtayo, sa kanyang iglesia, at tatalikod lang? Hindi. Kaya nga, may sinasabi ang Bible na remnants na sumusunod sa katotohanan. Pag sinabing remnants, kakarampot lang yan. Ang tunay na naniniwala sa tunay na ebanghelyo ay kakarampot. Ang remnant, if we really understand that in the literal sense of the word, ang remnant ay kakaunti lang. So kung ipinagmamayabang ng isang tao na sila ay majority at marami sila at sila yung matakot sila, kasi ang sinasabi ng Bible, ang maliligtas ay ang remnant na sumusunod sa katotohanan. So pag sinabing remnant, kakaunti lamang. Now, nagkamali bang banal na espiritu ng iglesia na tinayo ng Panginoon ay tatalikod? Hindi nagkakamali, kasi nga kung merong tumalikod na local church katulad ng 7 churches in the book of Revelations, Ephesus ang number 1 na tumalikod talaga, tinanggal ng Panginoon ang lamparahan ng iglesia ng Efeso. Nag-raise up na naman ang Panginoon ng iba, ng remnant. Kahit pa ang lahat ng mga tao ay tumalikod sa Panginoon at wala nang pumupuri sa Kanya, ang sinasabi ng Bible, hindi problema ng Panginoon. God can even raise children from the stones upang tunay na pumuri sa Kanya. But of course, the Lord did not go as far as doing that literally. Pero sinabi ng Panginoon, God can raise up children of Abraham from these stones. So hindi problema ng Panginoon yan. Hindi problema ng Panginoon, but God has always sustained His work and His ministry by remnants. Remnants according to the election of God's grace. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. 1 Thessalonians chapter 2 verses 13. Malinaw naman po ang salita ng Panginoon. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. At kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao kundi ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo na sumasampalataya. So ano ang natanggap ng mga taga-Thessalonians? Hindi nila natanggap ang mga ritual, hindi nila natanggap ang mga icons and images kasi illiterate daw ang majority of the people in Europe, hindi marunong magbasa, no read and no write, illiterate, kaya kailangan ng illustration. Kailangan ng illustration ng icons and images kasi illiterate daw sa mga hindi marunong magbasa. Uy, ang sinasabi dito, maaring illiterate sila kung yan ang kanilang ipinanggigiitan na majority of the people couldn't read and write, but they could hear. And the preaching and faith comes by hearing, not primarily reading, but hearing. So, granting na illiterate ang mga taga-Thessalonica, nung pumunta si Pablo doon at nangaral, hindi siya nag-set up ng mga icons and images. Dahil mga illiterate sila, kailangan nila ng... No. Paul proclaimed the message of the gospel.
Faith comes from hearing, and hearing by the word of God. So ito po yung palatandaan ng isang tunay na Christian. Meron talagang confidence sa salita ng Panginoon. What the Bible says, God says. The mantra of the Christian is, where is that in the book? The mantra of a true believer is, I will believe that opinion of yours if it has warrant from the word of God. That's the mantra of the true believer of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, naglilingkod siya ayon sa mga hinihingi ng iba't ibang bahagi ng banal na kasulatan. Nagpapasakop at sumusunod siya sa mga utos. Sabi ni Jesus, if you love me, keep my commandments. Ang Christian din daw ay nanginginig sa salita ng Diyos. Sana maramdaman natin ito ng madalas na nanginginig tayo. Yes, Lord, it's your word. Asan yan mababasa? Isaiah chapter 66 verse 2. Nanginginig siya sa mga babalang naririnig niya. Isaiah chapter 66 verse 2. Sana ganun po ang ating turing sa salita ng Diyos. We treat the word of God with reverence. Isaiah chapter 66 verse 2. Sapagkat lahat ng mga bagay na ito ay nilikha ng aking kamay, kaya't nangyari ang lahat ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, ngunit ito ang taong aking titingnan. Siya na mapagpakumbaba at may nagsisising diwa at nanginginig sa aking salita. So, tremble upon the word of God. Ano pa ang tunay na Christian? Tinatanggap niya ng lubos ang mga banal na pangako ukol sa buhay na ito at sa darating pa. Kaya meron tayong hymn na Standing on the Promises of God Our Lord. Datapwat ang pinakauna at pinakamahalagang gawain ng nakaliligtas na pananampalataya ay yaong may kinalaman kay Kristo. Habang ang mananampalataya ay tumatanggap at nananalig sa kanya lamang para sa pagkaaring ganap, pagiging banal at buhay na walang hanggan, ang mga ito ay dahil sa bisa ng tipan ng biyaya. Ang point dito, ang Christian ay Christ-centered. Anumang portion ng salita ng Panginoon, hindi siya kontento hanggat hindi niya makita ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo sa passage na kanyang pinagbubulay-bulayan. Lahat po ay nakatuon sa ating Panginoong Hesukristo. A Christian is a Christ-centered man. A Christian is a Christ-centered woman. Yun po ang mananampalataya. Nakabatay lamang sa salita ng Panginoon. Meron siyang confidence sa salita ng Panginoon. Meron siyang confidence sa pangako ng salita ng Panginoon. At meron siyang pagnanais na makita or masilayan ang mukha ng ating Panginoong Hesukristo sa bawat pahina ng scriptures na kanyang pinagbubulay-bulayan. So sa inyong pagbabasa ng Bible, huwag po kayong makontento na hindi ninyo makita si Kristo. For example, if you will study the life of Peter, abay, huwag po kayong tumigil kay Peter. Connect Peter to the Lord Jesus Christ. Magbubulay-bulay kayo sa book of Jeremiah or book of Isaiah, hanapin ninyo si Hesukristo. Because in all of the pages of the scriptures, andun po ang ating Panginoong Hesukristo. At ang Panginoong Hesukristo po ang kagalakan ng tunay na mananampalataya. So dito po nagwawakas ang ating Sunday School. At hilingin po natin ang patuloy na pagkilos ng Panginoon sa ating kalagitnaan. Tayo po ay manalangin. Salamat po o Diyos sa umagang ito. At nawa po ang mga wala pa kay Kristo ay tumingin sila kay Kristo at kay Kristo lamang para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Wala nang ibang pangalan na ibinigay
sa ilalim ng langit na ikaliligtas ng sinuman, ang pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. O Lord, ang lahat ng mga naka-record sa Bible ay mga accessories, mga kasangkapan ninyo, mga instrumento, mga lingkod ninyo. Pero ang lahat ng mga iyon ay nagtuturo sa amin patungo sa aming Panginoong Hesukristo. At sa umagang ito, anuman ang mangyayari sa kapahayagan ng inyong mga salita, naway ang lahat ng ito ay humantong sa pagtaas ng bandila ng aming Panginoong Hesukristo. Christ-centered worship, Christ-centered proclamation of the Word of God, Christ-centered understanding of the Word of God. Oh, hasten the steps of your people in coming over here, O God, as we go on with our worship service this morning. We ask for the mighty working of the Holy Spirit in our midst. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.